Viral ngayon sa internet ang nalalapit na internet apocalypse na maaaring dulot ng isang solar storm. Ayon sa isang report ng Washington Post, aabot sa solar maximum ang sun sa 2025. Ang solar maximum ay isang partikular na panahon kung saan pinaka-aktibo ang araw at ang ating mundong umaasa sa teknolohiya hindi daw handa sa pangyayaring ito. Kaya't ang fenomenon na ito maaaring humantong sa isang internet apocalypse. Dahil sa balitang yan, nasimula ng usapin sa kung anong gagawin natin kapag nangyari ang ganitong event. Sa report, maaari tayong tamaan ng isang solar storm na hindi pa raw nararanasan ng ating internet era civilization. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi mapipigilan ang malawakang pagkawala ng internet. Ngunit, totoo ba ang lahat ng ito? Ayon sa report, hindi gawa-gawa lamang ang panganib na dala ng solar storm. Ating alamin kung bakit. Ang solar flare ay malaking pagsabog mula sa surface ng sun na siya naglalabas sa matitinding pagsabog ng electromagnetic radiation. May classification ito, depende sa intensity ng pagsabog. Ang pinakamalakas ay ang X-dash class, sinundan ng M-dash, C-dash at B-dash class. At ang A-dash class, ang pinakamahinang solar flare. Ayon sa UCAR, ang University Corporation for Atmospheric Research, makikita ang mga flares bilang maliwanag na flashes sa ilang partikular na rehiyon ng sun. At maaaring tumagal ito ng ilang minuto. Nangyayari ang mga solar flare kapag ang magnetic energy ay naipon sa solar atmosphere tapos ay biglaan itong na-release. Ang mga pagsabog na ito ay nauugnay sa solar cycle. Isang humigit kumulang na 11 taong cycle, epekto ng magnetic field ng araw. Magulo ang magnetic field ng surface ng sun. Nabubuo ang magnetic fields mula sa electrically charged gases na siya nag-generate ng electric currents na nagsisilbing magnetic dynamo sa loob ng sun. Ang mga magnetic field umiikot, nagkakabuhol-buhol at nagre-reorganize mag-isa nang dahil sa magulong nature ng mga gases na lumikha sa kanila. Ang magulong behavior ng magnetic field na ito, kilala din bilang solar activity, ay maaaring mag-trigger ng mga pagsabog ng solar flare mula sa surface na siyang naglalabas ng napakaraming electromagnetic radiation, isang anyo ng enerhiya na kinabibilangan ng mga radio waves, microwaves, X-rays, gamma rays, at visible light. Tila nabubuo ang mga solar flares sa rehiyon ng sun kung saan may sunspots, yung maitim at mas malamig na parte ng sun kung saan malakas ang magnetic field. Kaya't ang dami ng sunspots ay maaari mag-indicate ng posibilidad ng isang solar flare eruption. Ang solar activity may 11-year cycle. Madami ang sunspot sa solar maximum, kaunti naman ang sunspot sa solar minimum. Kaya't mas malaki ang chances ng solar flare eruptions sa panahon ng solar maximum. At ang susunod na period ng solar maximum ay mula 2024 hanggang 2025. At yan ang ikinababahala ng ilan. Natatakot ang ilan sa epekto ng fenomenon na ito sa ating planeta. At alam natin ang epekto nito sa atin. Dahil sa totoo lang, ilang beses na itong nangyari. 1859, ang Carrington event ang kauna-unahang documented solar flare na tumama sa Earth. Nangyari noong September 1, 1859, ipinangalan kay Richard Carrington ang astronomer na naka-witness ng event. Pinakamalakas na recorded solar storm sa loob ng huling 500 taon. Nagdulot ito ng solar storm na nauwi sa paglitaw ng aurora na makikita hanggang sa Caribbean at nagdulot ng interruptions sa global telegraph communications sa mga panahong iyon. August 4, 1972, isang major solar flare na interrupt ang long-distance phone communication sa ilang states sa US. Ang event na yan ang nagtulak sa AT&T na i-redesign ng power systems ng kanilang transatlantic cables. March 1989, isang malakas na solar flare ang nagdulot ng geomagnetic storm na nauwi sa isang major blackout noong March 13, 1989 sa Canada. 6 milyon na tao ang nawalan ng kuryente sa loob ng 9 oras.
na disrupt ng flare na ito ang electric power transmission mula sa Hydro-Quebec Generating Station. Tinunaw din ito ang ilang power transformers sa New Jersey. Sa laki ng pinsala ng solar storm na yan, mahina pa rin yan kumpara sa lakas ng solar storm ng Carrington event. Bastille Day event, July 14, 2000. Malakas na solar eruption ang naganap sa French holiday na ito. Major solar eruption ito na nag-range sa X-5 sa solar flare scale. Nagdulot ng pag-short circuit ng ilang satellites na uwi sa ilang radio blackouts. Nananatili itong isa sa pinaka-highly observed solar storm events. Yan ang pinakmalakas na solar flare since 1989. Mula Oktubre hanggang Nobyembre ng 2003, isang barrage ang malalakas sa solar flares at CME ang inilabas ng araw. Tumama ito sa atmosphere ng Earth. Tinawag itong Halloween Storms of 2003. Ilang aircraft ang kinailangang i-reroute. Nagdulot din ng power outages sa Sweden. Pati ang systems ng Solar and Heliospheric Observatory o SOHO nag-fail din ng mga panahong iyon. October 28 nang naglabas ng isang massive flare ang Sun. Sa sobrang lakas nito, hindi ito kinaya ng spacecraft na siyang sumusukat nito. Noong unay nasa X-28 ito sa scale, ngunit sa mga sumunod na analysis, lumalabas na umabot pa ito hanggang X-45. Ang nakakatakot sa Halloween storm na ito ay nangyari ang event sa panahong dapat ay kalmado ang araw, 2 hanggang 3 taon pagkatapos ng solar maximum. December 5, 2006, naglabas muli ng X-class solar eruption ng Sun. Nag-register ito ng X-9 sa scale na disrupt ang satellite to ground communication at GPS navigation signals sa loob ng 10 minuto. Sa lakas ng solar storm, nasira nito ang X-ray imager instrument ng GOES-13 satellite na siyang kumuha ng litrato nito. February 2022 nang maranasan ng SpaceX ang lakas ng araw, isang geomagnetic storm ang sumira sa 40 Starlink satellites, lagpas $50 million ang halaga ng pinsala. Ang mga Starlink satellites at iba pang lower orbit satellites ay nasa panganib pagdating sa geomagnetic storms. Kapag may geomagnetic storms kasi, inaabsorb ng atmosphere ng Earth ang enerhiya nang gagaling sa storm. Umiinit ito at nag-e-expand pataas. Dahil dyan, mas nagiging tense ang thermosphere at mapanganib ito para sa mga satellites. At yan ang nangyari sa mga Starlink satellites noong February 2022. Hindi biro ang epekto ng solar storm sa Earth. Makikita yan sa mga nakaraang recorded event na nabanggit natin. Pero ang internet apocalypse, tila hindi ganoon kataas ang posibilidad. Sa nangyari sa Starlink, may internet na ng panahong iyan, pero hindi naman naapektuhan ang internet. O maaaring hindi gaanong kalakas ang solar event, hindi sing lakas ng Carrington event. Sa totoo lang, walang sapat na pag-aaral tungkol sa isang internet apocalypse. Pero ang alam natin, ang internet hindi nagre-rely 100% sa mga satellites. Nagre-rely ito sa mga underwater sea cables at ang mode of transmission, fiber optic cables, gumagamit ng light sa pag-transfer ng information. Pero sa kabila niyan, may layer pa rin ito ng copper na siya nagdadala ng power sa mga amplifier stations. At yan ang maaari maapektuhan ng isang malakas na solar storm. Pero saan nga ba nang galing ang panic? Ang balitang internet apocalypse, karamihan ng impormasyon, itinuturo sa isang article ng NASA kung saan inihayag nila ang kanilang mga plano para ma-predict ang solar storm gamit ang AI. Pero sa article, walang binanggit na internet apocalypse o kahit saan pa sa kanilang website. Pagkusay tila nang galing ito sa similar na study noong 2021 ni Sangeeta Abdugiyoti kung saan ginamit niya ang terminong internet apocalypse. Sa totoo lang, pinagsisisihan niyang ginamit niya ang mga salitang ito dahil sa dami ng atensyong nakuha nito. Nakadagdag pa sa panic ang ilang studies na maaaring dumating ang solar peak sa taong 2024. Bagamat inaasahan ng mga eksperto na magkakaroon ng malakas sa solar storm sa panahon ng solar peak,
walang sapat na ebidensya na mawawalan ng internet sa mga panahong iyon. Ang epekto ng major solar storm sa electric grids at communications ay totoo. Well documented ang mga yan, kaya tama lang na maging maingat at maghanda. At yan lang naman ang gustong mangyari ng mga eksperto. Pag-aralan ng araw at makabuo ng early warning system. Mabigyan ng maagang babala ang mga satellite operators, power grid managers at telecommunications company. Nang sa gayon, ay pwede nilang i-offline ang kanilang mga systems temporarily para hindi masira ang mga ito. Pwede kasing patayin ang mga transformers para hindi ito masunog. Ang mga satellites pwedeng ilipat sa mas ligtas na orbit nang mabawasan ang damage na idudulot ng solar storms. Ang mga eksperto tuloy sa pag-aaral ng araw, tuloy sa paghahanda sa kung anumang sakunang pwedeng idulot ng isang major solar storm. Siguradong darating ang solar storm. Kagaya ng sinabi ko, ilang beses na itong nangyari. Pero ang posibilidad ng isang internet apocalypse o kahit anumang apocalypse na dahil sa isang solar storm ay tila mababa. At sa totoo lang, ang dapat nating ipanalangin ay hindi muna tayo mauwi sa sarili nating pagkawasak bago pa man magkaroon ng solar storm sa taong 2024 o 2025. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.